Watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Hindi nga napigilan ni Liza Soberano na mag-react sa artikulo ng Bandera at ng Inquirer.net.ph. Ito'y matapos ngang mapansin ni Liza Soberano ang nasabi nga pong topic about sa kanya ng nasabing mga artikulo. Sa kanyang Twitter ay nag-shoutout at ibinahagi nga nitong si Liza ang kanyang pagka-dismaya sa nasabing mga artikulo. Aniya, what type of journalism is this? At Inquirer.net at Bandera PH. You guys are straight up cheating on a young woman's dreams in the pursuit of clicks and comments. Don't you guys have more important news to talk about? Nakalagay doon sa Inquirer, ang title ay Liza Soberano, pinagtawanan ng bashers. Hay nako kung ano-ano na lang pinagagagawa mo, nasaan na ang Hollywood dream? After nating mabasa ang shoutout na ito ni Liza Soberano, ay binisita natin ang kanyang Instagram. At doon makikita natin ang mga naging ganap ni Liza Soberano sa araw-araw o sa mga event na pinupuntahan niya sa iba't ibang bansa. Ibinahagi ni Liza Soberano ang mga event na nagpunta siya sa isang lugar at doon sa Gucci. Ibinahagi niya din na nagpunta siya sa Korea at may soon na vlog nga siyang ipapalabas kung saan ay binahagi niya ang ilan sa mga food, magagandang tanawin at sa mga nakasama niya mga sikat na artista sa Korea. Kung makikita niyo ang mga post ni Liza Soberano, matataas pa rin ang mga views na nagpa-follow sa kanya o kanyang mga followers. May 73,000, may 100,000, may 400,000 views. Kung saan ay mayroon na nga si Liza Soberano na 17.7 million na followers. Kaya naman sa Instagram pa lang, talagang kumikita na ang nasabing actress. By the way, tignan naman natin kung ano ang naging say ng mga commentators na anonymous mula sa Fashion Police sa naging shoutout na ito ni Liza Soberano. Say ng mga netizen, looks like her angel persona is long gone. When she calls like a sailor, gents, run! Si Augie lang ang nagturo sa kanyang makisama kahit sa mga reporters. Bilang reporter din si Augie. At maging magalang sa seniors o sa mga katrabaho. Ngayon, tunay na ugali na niya yan, hahaha. Say naman ng isa, kahit nega article, pinapansin na just to stay relevant. Ahahaha, true? Sa kasusme, saan ba siya nakatira? Ganyan naman talaga ang mga life ng news lalo sa showbiz. Snowflake masyado, feeling entitled. Say naman ng isa, from maamong tupa to roaring tiger na daw itong si Liza ngayon. Ang bastos naman ng Inquirer. Say naman ng isa, I didn't even know this article existed until she tweeted it. She didn't have to put a spotlight on the article. Asa na ang unbothered queen daw. Say naman ng isa, ang kala ko ba hindi siya affected sa mga basher niya. Patola strikes again. Lol, Hollywood actors get more bashing from the tabloids than that. Hindi pwedeng the skin sa show or thin skin sa show sa business. Otherwise, mental institution ang bagsak mo if you let any negative writing gets to you. Hashtag real talk. Sa Pinas pa lang hindi na niya kaya, sa Hollywood pa kaya or even sa South Korea. Anyway, malaking bahid talaga ang nagawa ni Liza Soberano sa naging vlog niya before about sa pagsasabi niya na hindi nga siya naging masaya sa love team up or marami pang bagay na naging negative ang impact especially sa kanya. At naging positive naman ang impact sa mga taong tumulong sa kanya para makilala siya as Liza Soberano. Dahil kung hindi din sa pagpupush kay Liza, ay hindi din nga daw magiging ganun katanyag ang kanyang pangalan. Pero ang lahat daw na yon ay nabahiran. Nang wala nang nagmamanage sa kanya ng maayos, ay lumitaw daw ang ugali nitong si Liza Soberano. Isang bagay pa, marami daw ang hindi magtitiwala dahil iisipin nila na once na hindi nagustuhan ni Liza Soberano ang pamamalakad, ay magsasalita ito ng hindi maganda tungkol sa kumpanya. Well, ano mas say nyo about dito? Tama lang ba na lahat ng negative comment ay pansinin ng mga artista or dead man na lang? Yan ang ating Showbiz Snob Update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snob.